So yun nga mga kalipad, no, tapos na natin siyang talian. Nabuo na natin yung puso natin na maliit na guryon. So what's up mga kalipad? So ang gagawin natin sa araw na to ay tuturuan ko kayo kung paano magkaayos ng kawayan gamit ang cutter. So umpisa na natin mga kalipad. Let's go! So ito yung mga gagamitin natin mga kalipad na kawayan. Dalawang para sa pakpak. Ang haba nito ay 75. Kapag kukuha kayo ng para sa pakpak, lagi nyong isi-center dito. Tapos pag ganun, lagi kayo dito mag-umpisa sa sentro nito para matibay at balance. Tapos isang poste na gagamitin natin, sukat 66 cm, at saka dun sa kanyang ulo ang sukat naman ito dalawa, 16 cm, at saka yung sa buntot niya na gagamitin natin, kurting puso. Ayos, palakpaka naman dyan. Ayos, sukat naman ito 37 cm. So umpisa na natin, turuan ko kayo kung paano magkayas. Handa na ba kayo? Let's go! So umpisa natin, kayasan yung kanyang pakpak mga kalipad. Pag nagkakayas kayo ng kawayan, dapat nandito yung pwersa, ito sumusunod lang dyan, hinihila nyo lang ng paganan. Tapos dapat hindi nyo dinidinan masyado, liit-liitan nyo lang muna. Huwag nyo munang, pag pinursa mo masyado, kakapal yan, di mo na matatansya yung kayas na gagawin mo. So kailangan soft lang, huwag mong dinan masyado, inipisan mo lang yung kayas lagi hanggang sa makuha mo yung gusto mong kayas. Kasi pag dininan mo to, wala, hindi mo na matatansya, so sobra, kagamit ka na naman ng bagong kawayan. So kailangan manipis lang, nipis-nipisan mo lang, huwag kang mag-apura, dahan-dahan mo lang, kasi lahat ng nag-apura nababangga. Ayan lang, dahan-dahan lang ito, hinihila-hila mo lang ito. Nandito yung pursa, huwag mong ilalagay yung pursa dito kasi hindi mo matatansya, kaso sobrang lipisan mo yan. Ito yan lang. Sana'y nasusundan nyo mga klipad para marunong nga rin kayo magkayas at magawa nyo na rin yung mga tutorial natin. So pagdating dito sa bukol ng kawayan, ang tawag namin dito sa Pangasinan ay mata, mata ng kawayan. Iwan, bakit naging mata to? Wala. Pero sige, tawagin na lang natin itong bukol ng kawayan. Pag dito na, matigas na part ito eh. Ngayon ito ang tingnig dyan mga kalipad. Ganun mo, dahan-dahan mo lang na ganyan. Para ka lang magtatasa ng lapis. Dahan-dahan lang din dito, nitis-nitisan mo lang. Huwag mong masyadong dinan kasi susubro din, mauputol. Diba? Dali lang mga kalipad magkayas ng kawayan. Sana ngayon alam nyo nang magkayas. Basta sundan nyo lang yung mga sinabi ko, magiging magaling din kayong magigawa ng saranggola. Sensya na kayo sa ingay ng jigsaw, nakakabing yung ingay. At paalala sa mga bata, mag-iingat sa paggamit ng cutter. Kaya sa lang natin ito mga kalipad, kunin natin yung yung nipis niya na gagamitin natin bago natin i-finishing. Kasi maliit lang yung guryon na gagawin natin, kailangan manipis lang din to para hindi siya matigas at iikot. So napansin nyo sa pagkakayas ko, hindi siya pabilog mga kalipad. Subukan ko na kasi yung pabilog, kaso madaling maputol pag malakas yung hangin. Mas mabuti itong palapad.
kung medyo nahihirapan pa kayo sa pagkais mga kalipad, kuha muna kayo ng stick ng kawayan, no? Tapos pagpraktisan yung iganon-ganon lang hanggang sa matuto kayo. Para ayos. Palakpakan naman dyan mga kalipad. Ayos! So ngayon nakuha na natin yung nipis niya. Pangunahin muna natin kunin yung kapal niya ngayon bago natin i-finishing. So umpisa na natin mga kalipad. So ito lang yung kapal na ating gagamitin mga kalipad. Sukatin ko para isulat nyo. So 0.05 cm lang yung kapal ng kawayan mga kalipad ha. Sulat nyo. So dapat ganito siya mga kalipad. O diba pabilog. Para pag ikakabit na natin mamaya ganyan o. O diba ganda. Sirod naman natin yung sa kabila. Kasi tapos na kung sa kabila o. Diba ganda. Kailangan ito makalipad, mamaya pag binin mo ganun, kailangan parehas yung curve niya para balance. Kahit umampas yung malakas na hangin, hindi iikot kasi nakayasan mo ng mabuti. So, kulang pa mga kalipad. Makapal pa yung ano niya, kanan no, hindi ko pantay. Kayasan muna natin, kunti. Minutes later. So ganyan kalipad. Kapag i-baby nyo siya, kailangan ganyan, pantay. Tapos, ang susunod natin, mamarkahan natin yung kanyang sentro dito. Yung pinakasentro nitong kawayan, saka ipabalance natin. Kailangan balance siya. O ganyan, mabigat dito. Kayasin natin. Para kailangan balance. Hindi pala mabigat dito, inaampasan ng hangin. Malakas kasi yung hangin mga kalipad. Kasi hindi tayo makapagpalipad, kumagawa tayo ng tutorial. So yun. O diba, maampas yung hangin. Kailangan pag nagbabalance kayo yung walang ganong hangin sa loob ng bahay nyo, i-balance para alam nyo kung saan mabigat. Kailangan balance ito mga kalipad. I-balance naman pala eh. So kapag sakaling hindi ito balance, ganito lang gawin nyo mga kalipad. I-straight nyo to, tapos pagano nyo lang, dahan-dahan nyo lang siyang kayasin. Patayo to, patayo itong cutter. Tapos hilahin nyo yung kawayan. O diba may nababawas. Ganun lang ang pag-balance. Para hindi mabago yung ano nyo. O diba balance na. Ayos! Palakpakan naman dyan! Ayos! Dito sa kanyang pagpak mga kalipad, parang walis ting-ting lang yung ano niya, lambot ng pwersa ng kawayan. Kailangan yung malambot lang siya kasi maliit lang na goryon to. Pag malaking goryon doon, kailangan matigas.
para hindi mag-appear yung pakpak. Kasi tatawanan ka nun pag nag-appearan yung pakpak mo. So yun na, diba? Pag ibibin mo siya, simple lang. Parang waristing-ting lang. Maganda kasi sa kawayan pang matagalan to. So tapos na natin yung kanyang pakpak mga kalipad. Sunod naman natin yung kanyang poste. Let's go! So sa pagkaayos ng poste mga kalipad, kung dito yung ulo na pagkakabitan nyo, kailangan mabigat dito tapos panipis sa baba. Kailangan mabigat yung ulo para hindi umikot yung saranggola at straight yung lipad niya. So kayasin na natin mga kalipad. Ganun lang ha, mabigat dito tapos panipis sa baba. Kailangan magkapal dito sa ulo. So umpisa na natin mga kalipad. Ibagay natin dun sa pakpak niya itong poste niya. Let's go! So sana ngayon, alam niyo na kung paano magkayas ng kawayan mga kalipad. Sana ay may naiturong itong tutorial natin. So ang kukunin lang natin dito sa poste mga kalipad, siguro mga kalahati nito. Kasi maliit lang yung guryo na gagawin natin. Parang ibabagay lang natin sa kanyang pakpak para di siya ganong mabigat. Siguro mga kalahati nitong poste ang kukunin natin. So sa pagkakayas pala, kailangan may basahan ka dito para hindi kawawa yung short pan mo. Magagalit yung nanay mo pag ganyan. Kailangan lagyan mo ng basahan. So sa paggawa pala ng poste mga kalipad, kailangan straight siya. So madali mo lang straight itong poste. Kung dito yung ulo makapal, panipis, tignan mo kung saan yung baliko niya, doon mo tirahin na kayasan para maging straight. Para maganda yung lipad niya mga kalipad. No adjust. Nakita nyo naman sa mga gawa natin, halos lahat no adjust mga kalipad. Halos perfect na lahat, kahit malakas yung hangin. Nakachambahan natin lagi. Nakachambahan ba natin mga kalipad yung mga ginagawa natin na mga ina-upload natin noon? Halos one play naman lahat, diba? Sa akin kasi, parang chamba eh. Sa inyo ba? Let's go! Kailangan yung sapitan niya mga kalipad malambot. Kasi tignan niyo yung ibon, di ba malambot yung buntot? Pwede rin nung matigas, parang eroplano, di ba? Basta yung sinasabi ko sa inyo mga kalipad, huwag niyong apurahin yung pagkayas. Pagka magaling na kayong magkayas, kahit apurahin niyo na kasi alam niyo nang tansyahin. Pag nagsisimula pa lang kayo, dahan-dahan lang, manipis lang muna hanggang makuha nyo yung kayas na gusto nyo. Huwag nyo lang masyadong kakapalan pag maliit na guri yan kasi hindi lilipad. Parang electric pan yan, ikot ng ikot. Naka number 3.
So yun mga kalipad, nakuha na natin yung pustil na kailangan natin. Nakuha na natin yung nipis niya. Kailangan mabigat dito sa ulo. Panipis hanggang buntot. Yung buntot, manipis na. Susunod naman natin yung kanyang ulo. Saka yung para sa kanyang buntot na puso. Let's go! So itong para sa kanyang ulo, kahit ano lang ito, makapal, manipis, pwede. Kasi parang pang susuporta lang natin to sa kanyang pakpak eh, para hindi siya gumalo. O, yung ganitong nipis, pwede na. At kailangan pareha sila ng nipis mga kalipad para balance. So yun mga kalipad, parehas na sila ng nipis. So yung kanyang buntot na lang, yung puso na gagawin natin. Ito kahit sobrang nipisan nyo lang para may korte natin siya na ano, puso mamaya. Madaling ibin, hindi maputol. So kahit sobrang nipis lang to. Kasi hindi mo may ibibin yan pagka ano, makapal yung kayas mo. Kailangan yung manipis lang ganyan o. Diba? Madali siya ngayon. Ano? Ikorte mamaya. Oh, kalahating puso na mga kalipad. Ang isa naman. Kailangan parehas lang, parehas din sila ng kayas mga kalipad. Para pag ibibin natin na ganito, kailangan yung pantay dapat yan. Kaya acid pa natin para magpantay. So yun mga kalipad oh, antay na siya. So ayos. Isa na natin siyang itali mga kalipad. Para mapalipad na natin. Ayos pa mga kalipad. Palakpakan naman dyan. Ayos. Let's go. Minutes later. So yun mga kalipad, itatali na natin ang ating saranggola na gurion na maliit. At syempre ang pangkatali ulit natin ay nice straw. Kabisado nyo na mga kalipad ah. So itali na natin siya mga kalipad. Yung sa ulo niya, lagyan natin ang distance yung 16 cm mga kalipad. So alam nyo na siguro lahat ng mga sukat nitong mga kawayan natin mga kalipad no. Nandun sa nung nagkakayas tayo kanina, sinabi natin lahat dun yung mga sukat niya. So itali na natin mga kalipad, buhin na natin. At ang sukat ng kanyang tiyan mga kalipad ay 23 cm mga kalipad. 23 cm dito natin itatali yung kasunod na pakpak niya, yung sa bandang baba na pakpak. So itali na natin mga kalipad. Let's go. So isunod na natin itali yung sa kanyang ulo mga kalipad.
Let's go! So yung mga kalipad, tali muna natin yung kanyang pakpak. Saka hatakin. Kulin na lang natin yung sa may weight niya na puso. So itali natin mga kalipad. Let's go! So yan mga kalipad, natali na natin. Ngayon, lagyan naman natin siya ng tali pagad nito. Tapos pag ganito, hatakin natin siya mga kalipad. Upang matibay ang pakpak ng ating guryon. Guryon na maliit. Pag nagtatali kayo dito, kailangan nasa sentro. Ayun mga kalipad, no? Tapos na natin talian. Ang distansya nito, dito hanggang dito, yung hinatak natin, 30 cm to. Tapos ito, 30 cm rin. Tapos nilagyan din natin ang suporta dito na lubid. Pang suporta sa plastic niya. Pero kahit wala na to, kasi maliit lang naman to na guryon. Hindi masisira yung plastic niya kahit malakas na hangin. So itali na natin yung puso niya sa pit. So kailangan dito sa pit malambot lang. Para ayos. So itali na natin yung puso. Let's go! So una muna natin itatali mga kalipad ay yung sa kanyang pit. Yung sa pit ng puso. Biyakin lang natin sa gitna yung kawayan mga kalipad. Ganito natin siya itali oh. Ayan kalipad oh. Huwag nyo lang habaan yung ano pag-cut nyo kasi mahati sa gitna itong stick. So itali na natin mga kalipad. Nasusundan nyo ba mga kalipad? Kung may hindi kayo naiintindihan, i-comment nyo lang. Sasagutin naman natin agad dyan. Ayos. Ayan mga kalipad, natali na natin yung ating puso. Ngayon, kuha tayo ng dalawang stick na manipis. Lagyan natin ng suporta yung puso para hindi gumalaw. So, talian na natin mga kalipad. Let's go! So, yun nga mga kalipad, no? Tapos na natin siyang talian. Nabuo na natin yung puso natin na maliit na guryon. Palakpakan naman dyan mga kalipad. Ayos! So, bukas na natin ito, ano? Balatan at ipalipad. Kasi wala nang hampas ng hangin. Sobrang hina na. Hindi na natin ito mapapalipad. So, punta na tayo sa shoutout mga kalipad. Bago natin tapusin itong video na ito, magsha-shoutout muna tayo. So, tara na mga kalipad. Let's go! Minutes later. So, what's up mga kalipad? Here we go again. Before we end this video, shoutout muna tayo. So, shoutout sa kalipad natin na si Lil Ailey Gaming. Shoutout din kay Mark Cian Polterona. Shoutout din kay Master Shin. At shoutout din kay Mr. Whistler Kate De Castro. Mga solid kalipad natin yan mga kalipad. Palakpakan naman dyan. Ayos! So bukas na natin paliliparin at babalatan. Ay baliktad. So bukas na natin babalatan at paliliparin yung ating saranggola na maliit. Kasi may na yung hampas ng hangin ngayon mga kalipad. Bukas na lang natin paliparin. So, sa mga bago sa ating channel, kung bago lang kayo dito, huwag kayong mahiyang ano, i-like at mag-comment at i-share nyo na rin. At syempre, subscribe nyo na rin para mas ayos. Ayos. At saka ring nyo na rin yung bell button dyan mga kalipad para updated kayo sa mga saranggola vlogs pa natin na i-upload. So, hanggang sa muli mga kalipad, basta may hampas ng hangin, magpapalipad tayo. Let's go!